Ano yung sa'yo? Ako si Jomar. Ngayong araw ay pupunta kami ng Iksan. Kaya tara, samahan nyo kami. Hello! Good morning! Good morning! Andito na kami. Alas 5 ako malis sa bahay. Ang aga nga namin dito sa Sungjungri para hindi kami maiwanan ng bus. At dumaan din nga muna ako dito sa CU para bumili ng breakfast ko. Hindi na kasi ako nakaluto ng pagkain ko bago umalis ng bahay. Kimbap nga pala yung lagi yung kinakain kapag magbibiyahay ako sa malayo. Bukod sa mura lang naman siya, igawa siya sa kanin. Kaya solve na solve yung gutom mo kapag nagbiyahay ka na. At sakto nga pagkatapos kong kumain ay nagdatingan na rin yung iba nating mga kasama sa pilgrimage. Ay dahil nga kompleto na halos lahat kami, isasakay na kami ng bus. Pagkasakay naman namin ng bus, inamigay na sila ng aming mga name tag pero bakit mali yung spelling ng pangalan ko, nasaan yung letter H? At dahil nga napakaaga ng biyahe namin, yung iba dyan yung mga nakatulog na agad. Tatagal nga lang ng 1 hour and 45 minutes yung biyahe namin papunta ng Iksan. Pagkatapos nga ng isang oras sa biyahe, nag-stop over kami. Alam nyo na, marami kami yung kasamang matanda. Charot. Ang fresh ko naman. Ay ka, Emen. Ano tayo ng aso? Kain ng tao yun. Pagkatapos nga ng stopover, nagdiretso na ulit kami sa pagbiyahe papunta ng Iksan. Thank you Lord kasi safe po kami nakarating sa lugar na ito. Nandito nga ang GFCC family sa Nabawi Catholic Church located sa Wasanri Mangsongmyeon in Iksan. Known as the oldest surviving Catholic Church in Jolado region, the church was built in 1906 to commemorate the return of priest Kim Daegon. Aba, yun na may nabasa ko lang sa Google. At ang araw na ito ay sisimula namin sa isang misa sa pangunguna ni Father John Ray. Pagkatapos naman ng misa ay binigyan kami ng oras para mag-ikot-ikot dito sa paligid. Para makapag-isip-isip at makapag-muni-muni para sa sarili. Ay bakit gano'n na nangyari sa amin? Habang nagbebenta, sabi ko na pagkanda. Uy, pagkanda. Sabi ko, kuya, kahit steady lang, okay na. Effort na. So, kinakapatingin niya ako yun ang video. Wala! Natural. At sa tinagal-tagal nga ay person ko makasama sa pilgrimage. Masasabi ko nga kakaiba yung gantong klase ng experience. Dito nga ay marami pa rin akong bagong bagay na mga natutunan. Akala natin madalas alam na natin ang lahat pero sa totoo lang hindi pa talaga. Nagkaroon nga rin pala kami dito ng Station of the Cross. Maaaring yung iba nagtatanong bakit kaya namin itong mga ginagawa. Madalas sabihin ng ibang tao. Mga palasimba, mga chismosos, chismosa naman. Matanong ko lang sa mundong ito sino ba ang perpekto sa atin? Hindi ba't kasalanan din yung ginagawa mong pangungwestiyon sa paniniwalang meron kami? Maaari magkakaiba tayo ng klase ng paniniwala. Lahat din naman tayo may kanya-kanyang kasalanan. At ito ang paraan namin ng paglapit sa Panginoon, sa paghingi ng tawad sa Kanya. Pagpapasalamat sa pagmamahal na ibinibigay Niya. Paraan din namin ito para mas mapatibay pa namin yung pananampalataya sa Diyos. Pagkatapos nga ng Station of the Cross, nagkaroon din ng sharing dito. Ang sarap makinig sa mga kwento nila. Mga kwento kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sa kwento ng bawat isa dito, meron kang matututunan na pwede mo rin i-apply sa sarili mo. Ako sa totoo lang kapag sumasama ako sa ganitong activity, gumagaan talaga yung pakaramdam ko. Sa mga ganito kasi nabibitawan mo yung mga bagay na nagpapabigat sa loob mo. Mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Mas napapatibay ko ngayon pananampalataya ko kay Lord sa kabila ng mga kapalpakang nagagawa ko sa buhay at sa kapwa ko. Palagi kong nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Kaya naman lagi kong sinasabi, thank you Lord. I'm always grateful and blessed. Welcome to Sagada. Nakaka-fresh talaga yung sunscreen na binebenta ko. Bili na kayo. Manon. Hindi natatakot sa init ng araw kasi naka-sunblock, naka-sunscreen. At ngayon ay pababa na kami ng Burol. Tingnan nyo naman kung gaano kami kasaya. Wala, natumalan kayo. 1, 2, 3, talon! Nahulog si Yong! Nahulog si Yong! Pagkatapos nga ng activity namin ay oras na para kumain. Ang masaklap nito wala akong dalang pagkain kasi puro gulot at ayon yung nadala ko sa bag ko. Pero mabuti na lang marami silang pagkain at handa silang mag-share. Ay talaga naman pan-diet eh. Vegetarian to. Ayoko. Vegetarian ako for today's video. Sushi. Fried sushi. Okay, this is kimbap. Kimbap ba ang sagot eh? Samgak. Samgak. Triangle mackerel. Samga. Wow, may blueberry! Wow! Ano na ako sa blueberry? Ay, ano pang iniintay? Ay, dilanta ka na mga pagkain iyan. Thank you po sa... Sige, Tim. Ito, guys. Magulang kami pag-ilis sa dulo. Uy, salamat! Uy, buhay mo!
O, di ba? Friendship lang yung puhunan. Nabusog ka na. Maraming salamat sa mga nagdala ng pagkain. Nabusog na ako. At dito nga sa Nabawi, meron din silang souvenir shop. At may nabili nga ako na bracelet na Saint Anthony. Isang napakasayang experience nga ito para sa aming mga taga-GFCC. Sana sa susunod, mas marami pa tayo. At ngayon naman ay oras na ulit para bumalik kami ng Gwangju. Ang init! Tay, pa-request ng aircon! What? Oh, wait lang, pagpilang ko. 1, 2, 3. Annyeong! At ngayon na sabihan na kami pabalik ng Gwangju. At kahit nga spring pa lang, ipakaramdam ko'y ako'y banas na banas kaya hinubad ko na muna ang aking jacket. Nakatulog na rin nga pala ako sa biyahe namin pa uwi. At pagkagising ko nga ay eto't nandito na kami agad sa Gwangju. Pagkadating nga namin dito ay agad na kami naglakad papunta sa migrant center kasi meron pa rin 2 PM mas para sa mga hindi nakasama sa pilgrimage. Hoy! Hi! Tara, pasok na! Tara, tara! Siya nga pala si Jomari Urias, kababayan ko tsaka schoolmate ko sa Dr. Fanfilo Castro National High School. Boom! Kompleto! Isa din siya sa mga senior ko sa Boy Scout. At habang hindi pa nga nag-uumpisa ang misa, napasilip ako sa bintana ng 4th floor ng simbahan at natanong ko yung tatlo nating mga kamarites. Charot lang, sila nga pala yung mga suki ko sa glutathione. At pagkatapos naman ng misa, kinanta namin ng happy birthday si Father John Ray kasi birthday niya ng March 20. Siya nga yung pinakababait, pinaka-cool at supportive na pare namin dito sa GFCC. Siyempre wala nang ibang pare dito kundi siya lang, di ba? Charot! Happy birthday po, Father. God bless you. At eto naman kami pagkatapos ng mass. Tunay nga po napakasaya ng pamilya ng GFCC. At syempre, ang hindi mawawala tuwing araw na Linggo ang aming salo-salo dito sa 3rd floor. At dito nga pala sa Gwangju Migrant ay namigay din sila ng mga gamot na pampurga. Kumuha nga ako ng 10 box para purgahin itong mga kasama ko sa bahay. Charot. Syempre, alam nyo na kapag kami pagkain, hindi mawawala ang kamag-anak ni Sharon Cuneta. At kainaman na, hindi pa kami nakontento sa pagkain sa Migrant. Lumipat pa kami din sa may kabayan. Dahil birthday nga ng batang nasa lata ng Alaska. Charot. Birthday celebration kasi ni Kuya Jerry, isa siya sa mga suki ko ng Nico C. O, diba? Pagkatapos nga namin kantan siya ng happy birthday, oras na para kumain ng tahong ni Carla. At sino pa nga ba ang kasama ko sa table? Siyempre ang mga classmate ko kapag kami handaan na ang moto sa buhay hanggat hindi bumubukol ang likod ay hindi titigil sa pagkain. At habang nagpa-party sila sa taas, nagawa nga pala kami ng content ng mga batang Korean. Abangan nyo na lang yung vlog namin. Hindi ko pa kasi nasisimulang i-edit eh, pero abangan nyo, i-upload ko din yun. At bilang pambaway, pumunta nga kami dito sa may photo studio. Thank you kay Father kasi siya yung videographer namin ng mga bata. Pagbalik nga namin dito sa taas, nagiinuman na sila. Cheers sa inyo, pero this time, juice na lang muna ang sa akin. At dahil mautak tayo, kumain na muna ako bago umuwi para hindi na ako magluluto pagdating sa bahay. At dito na nga nagtatapos ang ganap ko sa buong araw. Yan lang, annyeong!